Ayan, magandang umaga sa inyo, Ate Mara, Ate Joy. Bakit po kayo'y naparito sa akin? Ay, kasi nga, di ba? Nagbabagyo, no? Di ba? Sabi mo, pag-basis na namin. Hindi nagbabagyo. Ilang araw. Ate Joy, Ate Mara, tatapating ko po kayo, ha? Kakabigay ko lang po sa inyo. Kakabigay ko lang po. Di ba? Ako po ay... Ako po ay kakabigay ko lang po sa inyo. Ako nga po ay nababas na po lahat ng aking mga viewers dahil paulit-ulit ko po kayong tinutulungan, hindi niyo naman iniayos. Saan ka ngayon nakatira? Diyan pa rin. Gawa na wala pa nga kami sa ano. Oh, doon ka pa rin? Niluloko muna ako eh. Kakabigay ko lang sa iyo. Sabi mo eh, lilipat ka kay Joy nung hapon na yon. Kaya ako nagbigay ng pang-down. Nag-uulan nga, Ate Joy. Oh. Inintay ko nga siya, inanungan niya ako ng Miyerkules. Sa ka mga kapatid mo nag-chat sa akin, Ate Mara. Nag-post na nga raw si Justin, ng kapatid ko na yan. Hindi ko naman inaintindihan kanyang pag-post. Sabi nga sa akin ni Ate Gayin, bakit naman inaintindihan mo pa ang mga post nila? Oo. Mahalaga kung saan kayo nakapira, kung saan yan. Nga sila nakakatulong bago sila nagbababas pa. Kasi sa totoo lang, ako yung naguguluhan kung paano ko iaayos yung buhay mo eh. Kahit magbigay ako ng magbigay sa inyo ng pera, kung ganyan palagi kayong nandun, hindi nyo naman binabago yung buhay ninyo. Walang mangyayari sa inyo. Hindi naman po pwede na kada punta nyo sa akin, magbibigay ako ng pera, tapos ganyan din naman yung sitwasyon ninyo. Kasi ako, Ate Mara, tatapatin ko kayo ha, magtataas ako ng boses. Gusto ko sa tinutulungan ko, nababago yung buhay. Ha? Hindi naman po pwede na. Patuloy akong nagbibigay ng pera, patuloy akong nagtutulong sa inyo, hindi nababago yung buhay nyo. Yung sponsor ko umuurong. Ang dami ng galit. Tinan mo yun, napanood nyo ba yung latest vlog ko sa inyo? Oh, ang daming nagagalit na sa akin, mga follower ko galit na sa akin. Dahil nga, sa tuwing lalapit kayo sa akin, nagbibigay naman ako. Sabi mo sa akin nung nakaraan pa lang, makikipaghiwalay ka na po sa iyong asawa. Oh, kasi sabi nyo nga, nasasaktan kayo, sinasaktan kayo ng asawa ninyo. Oh, tapos, pumunta ka sa akin kasi sabi mo, titira ka kay Ate Joy. Oh, sabi nyo, 2,000 yung pang-upa, nagbigay ako ng 1,500. Kulang na lang 500 para paindagdag. Ayan mo lang pangkain nila. Ayan, tanong ka tiyo, limang araw kami hindi niya pala ako ng Miyerkules. Bakit naman nabili ka ng kandila at gawa na nawala yung kandila? O kaya nga po, hindi po pwede na. Hinantay niya ako ng Miyerkules. Yan pala, nandun niya ako sa ipon, sa kanya. Nagbabalik. Mm. Ganito yan ha, ganito yan. Simula ngayon, tanggalin niyo muna na mayroon sa inyong tutulong na vlogger. Kailangan niyong tumayo sa sarili niyong paa. Kailangan niyong tumayo sa sarili niyong paa. Ate Mara, paprangkayin kita ha. Ang ganda ng kalagayan mo dito. May makapal kang kutson, may mga gamit kayo, unlimited sponsor, may mga packages pa na paparating. Pinili mo yun. Sinabihan mo pa ako ng masasakit na salita. Sinabihan, ito Ate Mara, tapating kita, may nakakarating sa akin na. Sinasabi mo sa mga tao dyan, ang laki-laki ng kinita ko sa iyo. Kasi nag-million views. Hindi, naririnig pa lang sa simbahan nung nakaraan. Sinasabi mo yun, lumalapit kayo sa akin ng tulong. Lumalapit kayo sa akin ng tulong. Pakinggan mo muna ako. Lumalapit kayo sa akin ng tulong. Tapos pag nakatalikod ako, ganun yung sinasabi nyo. Ate Mara, ipapaliwanag ko sa iyo ha. Nung mga unang vlog natin, halos walang kita ang video. Kasi wala pong, hindi po monetize yung FB page ko. Alam nyo po yan. Alam mo kay Leo, huwag mo kasi pakikin ganyan mga salita ng ganyan. Kasi hindi pa natin sure eh. Hindi pala hindi totoo. Ba't ako magsasalita ng ganyan? Ayan, sa si Joy. May sinabi akong ganyan sa magkakandila. Isa lang akong small vlogger, part-time vlogger lang ako. Hindi ako full-time kasi full-time businessman ako. Full-time negosyante ako. May mga tindahan ako, kaya ako mayroong nagagamit ng budget pantulong. Ang YouTube ko, tingnan nyo kung mayroong views, walang maraming views ang YouTube ko. Ang Facebook page ko, nung nakaraan, sumahod ako ng 22,000. Ipinamigay ko sa mas karapat dapat, sa mga taong nangangailangan, kung nakikita nyo sa video ko. Diba? Yung nagpunta kayo sa akin, wala akong pera. Wala pa akong buhay na mano, nagbigay ako ng 1,500. Kasi hindi ko maatim na kayo, sabi nyo pupunta kayo sa ilalim ng tulay. Oh, babalik kayo sa ilalim ng tulay. Kaya nagbigay ako ng 1,500 para kayo makalipat dun sa titiran nung kay Ate Joy. Tapos, sabi ko nga ha, sigurado yan ha. Oh, ngayon,
Saan nyo dinala yung 1,000 pesos mo? O hindi naman kayo lumipat kay Ate Joy? Siguro naman napapanood niyo yung video. Napapanood niyo ba Ate Joy yung video? Oh, maraming nagagalit na sa akin. Pati mga kapatid mo nagme-message sa akin, sinasabi, may nagsasabi na sa akin na tanga ako. Oh, ito lang masasabi ko sa inyo ha. Hindi po pwedeng hindi ko intindihin kasi ako ang nagdadala ng channel ko. Oh. Nag-post na ang kapatid ko, di mo niya yan eh. Hindi ko naman alam na basang bagit lang siya. Oh, anong nangyari nung nawala si Margie? Hindi pa nabasa ngayon. Oo, punta pala yun sa nanay ko. Hmm. Kinakailangan tumayo kayo. Naglakad lang kamo kasama yung batang. Kasi ito yan ha. Sa tuwing binibigyan ko kayo, kinukonsinti ko kayo. Kinakailangan tumayo kayo. Sabihin nyo sa sarili nyo na kaya nyo. Kaya nyo itaguyod yung sarili nyo. Kasi hindi naman lagi na. Kada kibot na pangangailangan nyo, tatakbo kayo sa akin. Ako small vlogger lang. Kakabigay ko lang sa inyo. Isang linggo pa lang yung pagitan. Oh. Oh, ako. Alam niya na ni Lord na parang gagawin din tayo ng parang. Kaya nga Ate Mara, alam mo 'yan simula nung umalis ka sa akin, mula nung sinabihan mo akong ipapatulpo mo ko, hindi ako sa'yo nagtaas ng boses. Wala kang narinig sa akin. Inuunawa ko yung kalagayan mo. Tinutulungan ko pa rin kayo. Pero yung isang araw nakarating sa akin ng ganun, sinasabihan mo na. Hindi ako nagsalita ng ganun kay Leo. Million views ka. Ang laki ng kinita ko. Hindi totoo malaki kinita ko sa inyo. Naman kahit tingnan nyo yung videos nyo ngayon na 42k views, eto 40k views, yung huling vlog ko sa inyo 42k views, hindi pa kumita yun ng 500. Hindi pa nga yun naka-$10. Kasi ang $10, 500. Oh, tatapatin ko kayo ha. Kahit wala akong kinikita, tuloy akong tumutulong, tuloy akong bumibigay sa inyo. Kahit saan man mga tao, kahit hindi kumikita yung video ko, patuloy yung pagtulong ko sa abot ng aking makakaya. Kasi hindi naman ako full-time vlogger. Part-time vlogger lang po ako. Nakapokus po ako sa pagtitinda ko. Oo nga po Ate Mara. Hindi ka dapat magigipit. Kasi ang ganda ng bahay mo. Ang ganda ng higaan nyo dyan. Kumpleto gamit. Kasi ako masisipil eh. Kasi nga, hindi naman ako habang buhay. Aasa sa sponsor. Nahihiya rin ako. Hindi nga kayo aasa pero lagi kayo nandito sa akin. Ganito nga yan. Ibig sabihin, kapag pinanindigan nyo na dapat na isinapwera nyo na ako, tayuan nyo na yung sarili nyong paa na kaya kayong sustintuhan ng iyong asawa, ng iyong boyfriend. Eh, paano yan ha? Nandun kayo tapos palagi kayong lapit ng lapit sa akin tapos iniwanan nyo ako bigla. Itinapon nyo yung mga, naalala nyo ba yung hinakot ko kayo doon na pinalayas kayo ng nanay nyo? Oh, lahat ng pambabatikos ng taga-Galicia uno, inano ko, tinanggap ko, sinasabihan ako ng masasakit ng mga tao diyan, delta nga lang ako, dahil tutulungan ko pa kayo, diba? Ang ganda ng usapan ng Ate Mara, ignore mo na yung masasamang tao, basta magbago tayo. Oh. Kung kailan nasa bahay na kayo, papatayuan kayo ng bahay, bigla naman kayong lumipat at umalis. Oh, papanong gagawin ko? Bibigyan ko na naman kayo ng pera. Ganun pa rin naman yung buhay nyo. Hindi kayo nagbabago. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Hindi ako ngayon magbibigay. Dahil wala pa ako. Pangtitinda pa lang ako. Oh, kung magagalit kayo sa akin, nasa sa inyo yan. Pero ako, prank ka na ako ngayon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan nyo munang tumayo sa mga paa ninyo. Katulad kila Ate Marian, tinitiis ko muna sila. Pag nakita ko may improvement, saka ko sila tutulungan. Ulit. Hindi po pwedeng ganyan. Oh, yun lang Ate Joy. Matuto kayo munang magsumikap at tumayo sa sariling paa. Kapag nakita ko kayo na maayos na yung buhay nyo, siguro, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero sa ngayon, hindi po pwede kasi kakaalis nyo pa lang sa akin. Kakabigay ko pa lang. Galit na sa akin ng mga viewers. Oh. Kung papairalin ko lagi yung awa sa inyo, hindi kayo matututo. Sabi nga eh, huwag mong bigyan ng isda yung isang tao. Turuan mo kung paano mangisda. Kasi panghabang buhay nilang dadalhin yun. Kung bibigyan ko kayo ng bibigyan ng isda, sa tuwing mawawalan kayong isda, pupunta kayo sa akin para manghihili ng isda. Diba? O, anuhin mo ha, isipin mo. Eh kung tutulungan ko kayo kung paano mangisda, tuturuan ko kayo. Eh pretend na mawawalan kayong isda, kayo mismo ang gagawa ng paraan kung paano mangisda. Eh, alis nyo muna ako sa isip ninyo. Sinabi ko kay Ate Marian, sa ilalim ng tulay, Ate Marian, alisin nyo muna sa isip nyo si Kuya Leo na pwede ko kayong tulungan.
para makapag-isip kayo ng pamamaraan paano nyo itataguyod yung buhay nyo. Kasi ako, grabe nang tinatamo kong pambabas kila Ate Mary Ann. Ang dami kong tinamo sa inyo, ang dami. Kung mapapanood nyo yung video, halos galit na sa akin ng mga follower ko, ina-unfollow na ako. Kasi tanga ako raw eh. Oh, yun lang ha. Hindi ako galit sa inyo. Ako lang ay mataas ang boses ko para ma-explain ko sa inyo ng maayos. Ha, Ate Mara, Ate Joy. Hindi ako galit sa inyo. Ipinapaliwanag ko lang yung aking saloobin. Dahil napakatagal na panahon, hindi ako nagtaas ng boses kay Ate Mara. Palagi ko kayong inuunawa. Pero kinakailangan talaga na matuto kayo tumayo sa inyong mga paa. Hindi every time na kayo mawawala ng pambiling gatas, pambili, tatakbo kayo sa akin. Dahil wala kayong isda. Kinakailangan, isipin nyo sa isip nyo kung paano kayo mangunguha ng isda. Yun lang. At kung magbibigay man ako sa inyo ng tulong sa susunod, hindi na pera. Ipamimili ko ng pagkain ng mga bata para sigurado.